This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel. Magandang araw, Pilipinas. Ito po ang CS News Channel, naghahatid sa inyo ng mga balita mula sa probinsya ng Llano del Norte. Dumagsa ang taga-suporta ng aktor at ngayon ay senatorial candidate na si Robin Padilla nang dumalaw siya sa opisina ni Governor Imelda Angginki Branzo de Maporo, Webes, kasama iba pang miyembro ng ruling party na PDP Laban. Kasama nito sina former presidential spokesperson Sal Panelo, senatorial candidate Ray Langit at Department of Energy Undersecretary Astra Naik. Panoorin ang karagdagang impormasyon sa panayam ni Robin Padilla. Nagpala po kayo ng kandidatura for 2022 elections. And so, ano po ba yung mga plataforma niyo para sa mga mamamayan? Una, hindi ako politician. Okay, ang bagamat ang aking lolo ay governor ng Bulacan, ang aking tatay ay governor ng Camarines Norte, ang aking super lolo ay senador, si Ambrosio Padilla, ang aking mga kapatid ay gobernador, mayroong mayor, may board member, congressman, so family din kami ng politician. Pero ako, hindi talaga ako politician. Actor ako. I'm proud na actor ako. Parte din yan eh, ng pagiging Padilla ko. Pagka plataforma kasi ang pinag-usapan, plataforma, puro forma yan. Yan ang ginagamit ng mga national candidates natin. Paulit-ulit na nga sila dyan. Same. Lahat ng mga plataforma nila pare-pareho. Lalo na yung paulit-ulit. Yun din, pero wala naman silang nagawa. Ang isa lang ang platform ako, sundin ng ginawa ni PRRT. Kung ano yung ginawa niya, inumpisahan niya. Dahil sa akin, the best na president siya. So, ang platform, hindi yan nagiging totoo kung walang continuity. Noong time, kaya nga pinag-uusapan kanina, yung time ni GMA, yes, sa datos. Yan ang pinakamataas na pagtaas ng economy natin. Ano? Because may 10 years siya. May 4 years siya ni ERAP, meron siyang 6 years. So 10 years si GMA. So nagkaroon siya ng magandang economic plan. Ano? Nagkaroon ng continuity. Minanay yun ni Pinoy. So kahit anong sabihin ni Pinoy na sa kanya yung growth na yun, no. Continuity yun. Ganun yun eh. Anak yun nung ginawa ni GMA. At tinamasa din yun ni PRRT. Nung pumasok siya, tumaas pa tayo ng ang economy. Ngunit, dumating yung pandemic. The pandemic destroyed everything. So ngayon, bumabangon tayo. So sana itong pagbangon natin, makamit na natin yung isang pinangako niya. Ano ba yun? Pinangako ni Mayor, federalism. Yun ang isang bagay na dapat natin yakapin. At yun ang plataforma ko. Kasi 10 years akong tumira sa Australia. 10 years kong nakita ang federal system of government. Nakita ko. But bakit ko sasabihin na yun ang bagay sa Pilipino? Because multicultural tayo. Pareho tayo ng Australia. Lahat tayo dito dayo. Lahat tayo immigrant dito. Well, of course, nandyan yung mga katutubo natin and everything. Ganun din naman, may aboriginal doon. So para sa akin, para tayo, langguwahe lang, federal na tayo. May Ilocano, may Kapampangan, may Bisaya nga, dalawa pa eh. So, mga Muslim, daming salita. So, doon lang, kitang-kita mo na federal tayo. At bago pa naman dumating ang mga Espanyol dito, federal na tayo. Well, hindi yung formal federal, pero divided into kingdoms na tayo. No? At huwag natin ipilit ang unitary form of government na tinatagpan ni Aguinaldo yan, 1897. Diba? So, para sa akin, hindi na siya nagbo-work. Huwag tayong matakot sa bago. Matakot tayo sa luma na hindi nagbo-work. Yan ang number one source ng corruption, yung unitary form of government. Hindi po pwede na lahat na lang iaasa natin sa Imperial Manila. Problema ng Mindanao ang so-solve tiga Manila. Stupid, di ba? Kahit logically speaking, hindi yon dapat. Walang nakakaalam ng teritoryo kundi yung nakatira doon. Yun ang nakikita kong number one kong platforma. From there, we can start.
Kasi pati education, kasi alam mo ang problema dito sa Pilipinas, buhaghag ang education. Well, hindi naman ako pro-China, no? Dahil ano lang ako, dahil nakarating ako ng China, nakita ko yung itsura doon, sa education lang makita mo. Ang bata doon, tinuturuan ng magnegosyo, bata! Dito sa atin, babanatan ka dito, child abuse. Pinagtatrabaho mo yung bata, child abuse. Which is very wrong. Kung ang bata, pinagtrabaho mo, swelduhan mo ng tama, walang child abuse doon. Para sa akin, i-train pa lang ang mga bata. Bata pa lang. Turuan lang magnegosyo. Bigyan natin ng suporta yung mga MSEs. Lalo ngayon, pandemic, ang mga mall. Yan ang pumatay ng maliit na negosyo. Tandaan natin, yan ang pumatay ng maliit na negosyo. Ito yung time natin na suportahan yung MSEs. Ganyan, napag-usapan yun sa agriculture. Kami, magsasaka kami, pamilya namin. From the longest time, lolo ng lolo namin, magsasaka. Tinamaan kami lahat yan, yung rice tarification law. Sa Thailand, 300% ang binibigay sa magsasaka. Dito sa atin, pabawas. Dapat ang nakinabang dyan, magsasaka. Eh hindi, ang kasabay ng rice tarification law, importation. Nag-import tayo ng napakadaming bigas. So ang nag-suffer, yung mga magsasaka natin. Na hindi naman nakinabang yung magsasaka. Niwala ngang healthcare ang ating magsasaka. Puro tayo modernisasyon. Oo, tama, may modernisasyon dapat, pero dapat may realidad. Amerika, tinan mo Amerika, Europe. Amerika, nung tinatamaan na yung kanilang local industry, tumayo si Trump. Sinabi niya, America first. Inaway niya China. Inaway niya Europe. Britain, sample na lang. Nung tinatamaan na local economy na, Brexit tayo. Huwag tayo sumama sa EU, tinatamaan na tayo. Pero Pilipinas, wow. Tayuan natin yung ating mga trade agreement. Kahit natamaan yung magsasaka natin. Stupid! Yan ang platforma natin. Marami pa yan man, pero maubos oras mo. Bilang veteranong aktor po, sino po yung nag-adjunct sa inyo na tumakbo sa 2022 election? Mga to. Mga Muslim. Sila, kasi 1995 ang last Muslim senator, Santa Nina Rasul. So from 1995 hanggang ngayon, walang Muslim. Ang dami nang nangyaring mga nagkaroon ng terrorism, ang daming misinterpretation. So, nakumbinsi ako na ako lang ang makakapag-represent ng Muslim and Christian. Kasi ako naman ay lumaki as a Christian. Ang parents, nanay ko, Christian. So, alam ko yung tradition and culture ng Muslim at Christian. At ako exposed din sa mga lumads. So, siguro, nakumbinsi nila ako. Dahil sa federalism. Kasi sinabi ko, kung hindi rin lang federalism, wag na. Kasi bulahan lang po ito. Lahat ng kandidato na yan, bulahan lang yan. Lahat ng kumakandidato na wala pong magagawa yan. Isipin nyo, ang mangyayari sa atin, sana, pinakamaganda na yung status quo eh. Pero hindi tayo status quo. Bupababa tayo. Yun ang atin. Ano po yung masasabi sa supporters niyo dito sa Lanao del Norte? Well, ito kasi, ito napaka-symbolical. Kanina tinitingnan ko si Governor, meron pa siyang crescent moon. So, yeah. Very touching yun. Sabi ko nga kay Sister Jan, baka pwede mong kunan yung picture lang ni Governor, kita yung crescent moon. Kasi number one yan eh, pag wala tayong, if we cannot live together, walang mangyayaring progress. Tandaan nyo yan. So yan ang yaan ang number one kung nakikita sa Lanao del Norte. Ito yung parang window. Window to. Kita mo, pwede. Mag-ano tayo. Pwede tayong umabante. Kasi alam mo, lahat ng gulo dito sa Pilipinas, politically motivated. Tandaan nyo yan. Tagal ko sa UN. Tagal kong nag-ambassador of peace dyan eh. Kita ko yan. Lahat yan. All! So, ang importante na yung political leader naniniwala sa peace, tolerance, living together, reconciliation. Subaybayan ang mga karagdagang balita mula lamang dito sa lalawigan ng Lanao del Norte. Follow, like, and share for more news updates.